Happy Father's Day sa mga kagaya kong tatay, isang role na hindi basta-basta, kaya nararapat lamang nating maunawaan at pahalagahan. Sa mga ama ng tahanan, mga matitibay na haligi at sandigan, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng nagmamahal sa kanilang mga ama. Sama na sa talakayan natin today, the importance of a father. Kaya tutok lawang dito sa Heart of Wisdom. Welcome to our program. What a blessing to see all of you, and excited ako sa pag-celebrate natin sama-sama sa espesyal na araw na ito. Oo naman, masarap alalahanin ang araw ng mga tatay, ng mga ama, fathers. Kasi dito, nabibigyan natin sila ng halaga, ng appreciation, at syempre pag-alala sa kanilang mga sakripisyo sa kanilang mga pamilya. Di ba, Pastor? Yes, ako po. Ako yung tatay, Pastor Doc Jason de Guzman. Ako naman po, Dr. Kit de Guzman. At kami ang makakasama ninyong mga makabuluhang talakayan na base sa Word of God. Salamat po sa pagsama sa amin at pagtutok. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kaya uunahan ko na kayong lahat na bumati. Siyempre, Happy Father's Day doktora. Sa tatay ng aming tahanan, Pastor Doc Jason de Guzman. Continue to be a blessing to many. Diba? Salamat po. Salamat, doktora. Happy Father's Day sa aking tatay, Dad. Happy Father's Day. Ako rin, Happy Father's Day. At sa aking binan, Happy Father's Day, Daddy Lito. At sa lahat ng tatay na katutok ngayon at naging bahagi ng aming buhay. Mm-hmm. Ano kaya ang masasabi ng mga kabataan ngayon tungkol sa kanilang mga ama? At alam ko po, marami rin gustong bumati kay Pastor Jason, kaya panoorin natin to. Ayan, ang hindi ko malilimutan sa tatay ko is yung pagiging mapagmahal, maalalahanin na tatay, masipag, maunawain at mahaba ang pasensya. So, tay, thank you sa lahat. Thank you sa pagtsatsaga, sa pag-aalaga at pagmamahal sa aming magkakapatid. Balang araw, makakabawi din ako sa hirap na dinaranas niyo sa ngayon para mapabuti ang aming buhay. At sa aming tatay sa pananampalataya, kay Pastor Jason, thank you po sa pagiging tatay sa Jedidians. Alam ko po mahirap na maging tatay sa napakaraming Jedidians, pero dahil sa tulong ng Diyos, nakakaya mo. Kasi yun yung will ni Lord, yun yung vision ni Lord para sa'yo. At bigyan ka pa sana ni Lord ng lakas pangatawan upang mapalaganap yung salita ng Diyos. Happy Father's Day po sa inyo. Ang hindi ko po makakalimutan sa tatay ko ay yung lagi niya pong sinasabi sa amin na mag-aral daw po kaming mabuti, na hindi daw po siya titigil sa pagtatrabaho hanggat hindi po kami nakakapagtapos ng pag-aaral. At isa pa po, napaka-positibo niyang tao. Lagi po siya nag-i-speak ng blessing sa amin. At higit sa lahat, tinuro niya po sa amin na kapag may nanakit sa amin, ay huwag kaming gagante, kundi ipaubaya namin sila sa Diyos. Kay Pastor Jason naman po bilang aming spiritual father, halos magkapareho po sila ng tatay ko, dahil lagi din po siya nag-i-speak ng blessing sa akin. At isa pa pong hindi ko makakalimutan sa kanya ay isa po siyang napaka-humble na tao. Nare-reach out niya po ang lahat ng tao, ano man yung estado nila sa buhay. Nakikita ko rin po na isa siyang mabuting
tatay at asawa ng kanyang pamilya. At hindi po siya nagsasawang magbahagi ng mabuting balita. Bilang aming pastor at isang haligi ng tahanan, isa po siyang inspirasyon sa amin. Ang bagay na hindi ko po makakalimutan sa aking tatay is yung sakripisyon niya para sa aming magkakapatid, para sa aming pamilya. Hindi ko ba makakalimutan yung pagmamahal na ibinibigay niya, unconditional love. At ang mensahe ko naman po kay Pastor bilang aming spiritual father is, thank you po. Thank you kasi hindi ka po nagsasawa na ibahagi yung salita ng Diyos. Salamat po sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At more blessing to come. At patuloy lang po. Wag po kayong, alam ko po na hindi kayo mapapagod na ibahagi yung salita ni God. Thank you po at yun lang. Wow, nakaka-touch naman. Salamat po sa inyong mga messages at sa pagbabahagi sa amin ng kahalagahan ng isang tatay. Mm-hmm. Maraming pagkakataon kasi na ang mga tatay ay hindi talaga na-appreciate. Eh, para ba, Pastor, palagi na lang may demand sa kanila? Totoo naman yan, na mataas ang demand sa aming mga tatay. Demand ng buhay sa mga tatay. Mm-hmm. Pero marapat lamang na bilang ganti, sila'y ating pasalamatan. Alalahanin, itaas, ipagmalaki, encourage na ipagpatuloy ang kanilang magandang ginagawa. Mm-hmm. Maraming batas nga, Pastor, na nagpo-protekta sa mga kababaihan. Pero sabi nga, marami ring batas, pero para parusahan ang mga kalalakihan. Totoo yan, di ba? Na maraming lalaki, maraming tatay po ang matatagpuan natin ngayon sa kulungan. Nandun sila. Tama yan, Doktora. Mga ka-wisdom, tatandaan natin ang pamilya, ang basic unit of society. Ito ang institusyon na itinatag ng Diyos at kung maganda at matatag ang pamilya, ang buong bansa ay matatag din. Tama. Ang buong mundo ay maayos din. Tama, basic nga yan. So kung maayos na dito, magiging maayos yung pang kalahatan, sabi nga. Pero nabanggit nga natin kanina, karamihan sa mga nasa kulungan kasi, mga kalalakihan. At kung susuriin natin, karamihan din na mga nasa kulungan ngayon ay nagsasabi na hindi kasi naging maganda ang kanilang naging relasyon sa kanilang mga tatay. At ganun din po, tumataas din ang bilang ng mga bata na lumalaki na wala silang tatay. Hindi nila nakagisnan yung tatay. Minsan, hindi dahil na byuda si nanay, kundi yun bang sinasabi natin na sa simula pa lang, Pastor, mga ka-wisdom, wala na talaga silang kinagisnang tatay. Ngayon kahalaga ang isang ama. Mm-mm. At sa talakayan natin ngayon, nais naming ibahagi ang patungkol sa kahalagahan ng isang ama. Gamitin po natin ang acronym na F-A-T-H-E-R, Father. Father. Diba? Siyempre, umpisahan na natin. No? Unahin natin ang letter F. Mahalaga ang isang ama dahil siya ang F, ano pa ba? Foundation. Foundation. Ang lalaki ang siyang pundasyon ng pamilya. Ako po, hindi pa ko isang engineer o architect, pero ang alam ko po, napakahalaga na ang isang gusali ay may matibay na pundasyon. Totoo ang naman. Ang tatay ang pundasyon ng pamilya. They're very essential, eh. No? Kapag sira po yung bubong ng bahay natin, ng bahay ng iba, ang mga mag-check dyan, hindi ide-deklara na, oh, condemn na yan. Kasi bubong lang naman, pwede pa. No? Pag sira yung bintana, hindi pa rin siya i-condemn. Eh. Hindi pa rin. Kahit yung pinto natin, pwede pang i-repair yan. Hindi pa rin ikokondena na yan. Pero, pag nakita po ng engineer na may problem sa foundation, may problema ang pundasyon, nako, sigurado, ikokondem niya. Sabihin, condemn. Delikado. Mga tatay, ikaw, tayo, ako, ang pundasyon ng ating pamilya. Yes. Haligi ng tahanan. Nakasandal sa atin ang ating asawa at mga anak. Kaya ang dalangin namin dito sa Heart of Wisdom, nako, patatagin kayo ng Panginoon, katatagan para sa lahat ng tatay dahil alam mo ba, dala-dala nyo bilang mga pundasyon ang lahat ng bigat ng bahay. Diba? Buhat-buhat nyo yan. Ikaw, tatay, tagadala ng pinakamabigat na pasangin. Kaya napakahalaga ng mga tatay sa
isang tahanan. Dagdag mo pa ha, ang iba niyang pasanin, gaya ng, ano, yung iba dyan, tatay ng alingkod bayan pa. Tulad ng ating ama na lang. Oo nga, Governor Oy Umali. O, ganun din, yung iba, lingkod ng simbahan, gaya mo, pastor ka, di ba? At nagtatrabaho, o ngayon, nagtatrabaho ka rin. May trabaho, minsan may mga negosyo pa, o may negosyo ka rin. Yeah. Kaya kung iisipin mo, di ba, doktora, mahirap talagang maging isang ama. Wala namang eskwelahan ng magiging isang ama. Walang formal pero training. Pero paano nga ba ito magiging posible? Ito ay maaring lamang kakayanin natin ang bigat ng pasanin kapag ang ating Panginoong si Jesus ang salita ng Diyos ang ating ginawang fundasyon. Tama. Lalaliman pa natin ang kwentuhan natin patungkol sa F Foundation sa pagbabalik namin dito sa Heart of Wisdom. Welcome back, mga ka-wisdom. Yes, welcome sa ating talakayan ngayon ng celebration ng Father's Day, the importance of father, at naiwan natin ang letter F, no, foundation. At sabi nga ni Pastor kanina,
gagaan ang bigatin ng mga tatay bilang pundasyon kung sa ating Panginoong Jesus tayo sasandal, di ba? Siya yung gagawin natin totoong foundation. San ba hango yan? Galing po yan sa wisdom. Matthew 7:24-25. Therefore, whoever hears the sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall because it was founded on the rock. Amen. Hindi po kakayanin ng isang tatay ang mga pressures, ang mga bigatin at dalahin sa buhay. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang sinasapamuhay ang salita ng Diyos, anumang kabigatan ay nagiging magaan. Tama. Anumang unos, hangin o pagyanig ang maranasan ng pamilya, nako, nandyan si tatay na matatag, hindi na di-discourage, no? Hindi bumibitiw, bagkos, na e-enjoy niya ang kanyang pamilya dahil sa katatagang dulot ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga tatay ay mahalaga dahil sila ang letter F, foundation. Kaya bilang kawisdam, panawagan namin, magpakatatag po tayo dahil maraming nakaasa sa atin. At syempre, no, sa mga asawa at anak naman, i-appreciate natin si tatay. No, pasalamatan sila, ipag-pray sila palagi. At kung maaari, naku, eto, paalala, mga anak, mga asawa, huwag na tayong dumagdag sa kabigatan na pasan-pasan nila. Dahil ang anumang bagay na mabigat, sabi nga, pag sama-sama nating binuhat, no, ano mangyayari, Pastor? Gagaan. Kakayanin natin. Agree ako dyan, Doktora. Ano man ang kayang i-contribute ng member ng pamilya ay tunay na ma-appreciate ng mga tatay. Lalo na ang magaang na relasyon sa loob ng tahanan. Totoo yan. Sabi nga ni C.S. Lewis, an almost perfect relationship with his father was the earthly root of all wisdom. Ayusin natin ang relasyon natin sa ating mga tatay habang hindi pa huli ang lahat. Baka may tampuhan pa dyan. O baka dahil hindi na ibigay ang iyong hiniling ay nagalit ka na kay tatay. Nagtampo. Kailangan ayusin natin ang relasyon natin sa kanila. Ngayon na. Hindi bukas. Kung nais natin ang tunay na karunungan, ako isa pala ito ang magkaroon ng maayos na relationship sa mga tatay sa lupa. At syempre, ang tunay na maayos na relasyon sa ating tatay sa langit, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng wisdom na kailangan natin. And this is only possible through His Son, Jesus Christ. Kaya sa mga nais ayusin ang relasyon nila sa kanilang tatay sa langit, ngayon na ang tamang panahon. Tapos na tayo sa letter F. Kasunod naman ay letter A sa salitang father. Kaya yun. Ang isang tatay ay mahalaga dahil siya ay letter A. Armor. Armor. Ibig sabihin ay protector. Wow! Because a man protects as a shield against the wind of the storm. Ang tatay po ang sumasalo ng hangin, no? Kapag may unos sa pamilya. Kaya kapag nandyan si tatay, hindi napapansin ng kanyang pamilya ang hangin. Your family cannot notice yung mga hangin na yan kasi nandun si tatay. Alam mo ba? Because fathers are blocking the wind. But when the protection is gone, kapag biglang nawala ang ama, ang armor ng tahanan, they will surely notice, mararamdaman nila ang iyong pagkawala. Kaya ngayon pa lang, no, let us appreciate the father of our family. The husband we have, the father we have, who sacrificed so much for his family. Yung tatay na pinagtampuhan mo na yan, yung asawa mo na sinisiraan mo paminsan-minsan sa iba. Ayaw, marami nun. Hindi mo alam, handa nilang saluhin ang bala na para sa'yo. Oo. Ako, meron akong nabasang ganyan eh. From, di ba, uso sa ibang bansa yung bigla na lang may namamarel. Senior citizens na tong mag-asawa na to eh. Alam mo, talagang hinarang nung lalaki yung kanyang katawan para lamang sa kanyang asawa. At saka yung missionary yes. na
na na-abduct. Kaya mahalaga ang tatay. Oo, pinotektahan din niya yung kanyang pamilya. Kasi designed ang mga lalaki, no, to shield their family against danger. Kaya nga, they are our armor. Para kayanin ng isang tatay ang magprotekta ng kanyang sariling pamilya, kailangan niya ng proteksyon na nagmumula sa ating ama na nasa lahat. Our Father in Heaven protects them so they can also protect their family too. Hindi pwede na walang covering mula sa Panginoon ng mga tatay. Dahil hindi natin yan kakayanin. Hindi tayo magtatagumpay na maprotektahan sila, lalo na sa mga kalaban na hindi natin nakikita gaya ng COVID-19 na ito na naranasan natin. Oo. Si Lord talaga kasi ang tunay na pinagmumula ng protection. Ito yung paborito natin, yung Psalm 91:4. He shall cover you with His feathers and under His wings, you shall take refuge. Ang isang mabuting ama ay nagbibigay ng protection na tila armor sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, gaya din ng ating tatay sa langit, siya ang ating protector. Kaya pag binasa mo, Pastor, ano, mga kawisam, yung buong Psalm 91, grabe talaga yung protection ng Diyos sa atin eh. 24/7. 24 oras. May mga anghel pa siyang pinapadala para sa atin. Marami nga ang humawak sa Psalm 91 nitong pandemic. Kasi, kasi nga, di ba, lahat tayo kailangan natin ng shield of protection in this trying time. Hilap kayang lumaban na di mo kita yung kalaban mo. Alam naman natin na hindi tayo bibiguin ng tatay natin kahit kailan, di ba? Kaya mga tatay, nako, patuloy lamang po kayo sa pagprotekta sa inyong sambahayan. Nasa tamang landas po kayo dahil kalooban ng Diyos na hindi ninyo mapabayaan ang inyong pamilya. Salamat sa mga tatay na malakas, matapang, walang inuurungan pagdating sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Daig pa si Superman, di ba? Daig pa ang mga superheroes. Kaya nga kung dito sa mundo naman, eto naman, hindi mo naranasan na maprotektahan ka ng tatay mo, aba wag mong kalilimutan na mayroon naman tayong Ama sa Langit na laging nagpoprotekta sa atin. Meron nga kasing hindi nakagisnan ng tatay niya o kaya ay maagang naulila sa ama o sadyang iniwan ng tatay, huwag kang ma-disappoint the wisdom. Si Lord ang bahalang magpuno ng lahat ng pagkukulang ng inyong tatay. Minsan naman, hindi din niya mapatawad yung tatay niya, Pastor, kasi nga, yung ibang tatay, no, nagkasala sa pamilya nila, yung iba pinagpalit sila sa iba, o kaya naman talaga namang sinadyang magpabaya, no, kawisdom, tatagan mo ang iyong loob dahil, sabi nga natin paulit-ulit, ang tatay sa langit, hindi ka iiwan, ipababayaan man. Naging mahina kasi ang fatherhood dahil may mga tatay na hindi nila naranasang magkaroon ng father figure, absentee fatherhood ang tawag natin dyan. Kaya ibig sabihin, ang mga tatay na ito ay hindi naranasan na magkaroon sila ng tatay din na pinotektahan sila, ganun ba? Na inalagaan sila, hindi nila naranasan yun. Kaya nung maging tatay na sila, doktora, hindi nila alam kung paano. Kasi wala kang nakagisnan, di ba? Dahil wala silang nakitang magandang ano, huwaran o role model. Wala, oo. Ayon nga kay Charles Kettering, every father should remember one day his son will follow his example, not his advice. Kaya mahirap para sa isang tao, doktora, na lumaking walang nakagisnang ama. Paano siya magsisimula magiging tatay o magpakatatay gayong wala siyang susundang yapak? Oo. Naku, maari ding ang nakita nilang halimbawa eh, Pastor, eh, tatay na nananakit, tatay na nang bababae, nagsusugal, di ba, irresponsable. Nako, eh, tutok lang kayo ka-wisdom. At pag-uusapan pa natin ang pagiging armor or protector ng mga tatay sa pagbabalik namin dito sa Heart of Wisdom.
buhay ay nakamtan, natagpuan sa karumihan. Binawi ang karamdaman. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli ang iyong buhay, ang tubos. Ako'y nilinis, pinatawan ang lahat ng kamalian. Kanian kalawak ang pagmamahal. Jesus, ako'y nilingap mo doon sa krus, ika'y pinako. Pagmamahal mo ay walang hanggan, hindi mo iiwan kailan pa man. Nagbabalik po tayo sa Heart of Wisdom. Sa talakayan, the importance of fathers. At naiwan nga natin kanina yung armor or protection. Nasabi nga natin, maaring anakagis ng tatay nitong anak, mga hindi naging maganda yung kanilang experience at hindi naging protector ang mga tatay sa kanilang pamilya. Totoo yan. Na makikita natin na maraming ding pangyayari na yung taong inaasahan nila na magpoprotekta sa kanila, siya pang nalalakit sa kanila, nang-aabuso at
nagmamaltrato. Parang itong pandemic nga, Pastor, sabi nga, mas tumaas yung domestic violence eh. Dahil nasa bahay lang, home quarantine. May mga tatay po na imbes na protektahan ang pamilya, naku, ginagamitin pa ng kamao sa mas mahinang kabiyak at mahinang mga anak. Ang lakas ng impact kapag ang isang ama ay tunay na tinayuan ng kanyang pagiging protector or armor ng pamilya. Dahil makikita yan ng kanyang anak na lalaki at yun din naman ang gagawin niya sa kanyang magiging pamilya in the future. Kaya kapag nagtagumpay ka, tatay, sa pagiging armor ng iyong pamilya, nagtatanim ka para sa future generations to become a good father too. Hindi lang talaga simple yun, ano? Nag-i-invest ka. Cycle na kasi yun eh, sumasalin sa bawat generation kung paano po natin ginagampanan yung role natin. Ako, nanay, siya, tatay, di ba? Kayo, hindi namin alam anong role ninyo. Ganon din, magiging resulta ng mga susunod na henerasyon. Ang mabuting tatay ay armor of protection. Itinatago ang kanyang pamilya sa lilim ng kanyang pakpak gaya ng ating Ama sa Langit. Doon sa lilim ng pakpak ng ama, kahit may bagyo, hindi mo ramdam. Nako eh, malamang! No, hindi na nararamdaman ng sisiyo kung araw ba o gabi, may bagyo ba o wala. Ibig sabihin, anuman ang mangyari sa paligid, nakasisigurado ang iyong pamilya, ikaw ang bahala sa kanila. Another way also to protect your family, mga tatay, no, eto, pamamagitan ng prayer, because a man's prayer protects your family. When men prays, it's like putting a roof of protection over their heads. Isipin mo kung walang bubong ang bahay, agad-agad, di ba, papasok yung sinag ng araw, papasok ang ulan, at masisira ang loob ng bahay. At hindi ito pwedeng matirhan, o hindi rin pwedeng matatawag na bahay. Kasi walang bubong. Because prayer brings spiritual protection over his family, his wife, and his children. Kaya mga tatay, be prayerful. Kung nalalaman lamang ng lahat ng tatay na panalangin lamang ang sagot sa lahat, sigurado mas marami siyang oras na gugugulin para ipag-pray ang kanyang pamilya. Tama, maari mong ipasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang mga kabigatan sa buhay. Hindi po ito kailangang dalhing mag-isa. Kaya mga tatay, tayo ang priest, tayo ang pastor ng ating mga tahanan. Ibig sabihin, tayo ang mga lingkod ng Diyos sa loob ng tahanan, mga pastor sa loob ng tahanan. Tayo ang tagapagturo ng salita ng Diyos, tagapagdala ng mabuting balita na mumuhay bilang mabuting halimbawa na siyang susundan ng kanyang mga anak at ipagmamalaki ng kanyang asawa. Ang ganda, di ba nga? Kasi ang ating Panginoong Yesus mismo ang ating High Priest. Siya din ang ating tagapamagitan sa Ama. Sapagkat itong sinasabi ng kasulatan tungkol sa Kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ikaw, tatay, ang magdadala ng iyong pamilya sa Diyos. Kaya kung mapapansin natin, mas kakaunti ang tatay sa church kasi nga, ang strategy ng kaaway, kapag ang nanay ang nakakilala, hinahadlangan ng tatay. Tsaka parang mas mataas yung percentage ng mawiwin mo yung pamilya mo pag si tatay ang nakakilala. Kaya eto naman, advice ko sa mga nanay na nakatutok ngayon, naku, gawin ninyong attractive si Jesus sa inyong buhay para hindi na po mag-atubili si tatay na go, itaboy kayo papunta sa church at alam mo ba, isang araw, dahil mabuti ang iyong patutuo, nako, sasama na yan. Kaya dapat, mga kawisdom, palakasin natin ang ating buhay pananalangin, mga tatay. Natalakay na natin ang letter F, foundation, A, armor. Ito na, pangatlong letter na, letter T. Mahalaga, mga tatay, dahil siya ang nagdadala ng treasure. Ibig sabihin, provider ang mga tatay. Ang isang mabuting ama ay provider ng kanyang pamilya, nagdadala ng treasure, naghahanap buhay para sa kanyang pamilya, nagsusupply, nagsusustain ng kanilang mga pangangailangan. Kaya bilang mga tatay sa lupa, alam ko wala namang nais ang mga tatay talaga, 'di ba, kundi mag-provide dahil siya ay nilikha to provide. Parang naka-wire na yan sa mga tatay. Ito ay ang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya.
Kaya salamat sa mga tatay dahil kayo, kasisipag, nagtatrabaho. Ginagawang araw ang gabi, walang pahinga, walang reklamo. Walang sinasayang na sandali para lamang may uwing kita sa kanyang pagkakas. Ang mga tatay, nag-iisip po yan kung paano nila mapapakain ang marangal ang kanilang pamilya. Hindi naman kasi kailangang marangya, Pastor, eh, mga ka-wisdom. Hindi naman kailangan na sumabay tayo dun sa agos ng mundo. Yes, dahil contentment is the key. Kung ano na-provide ni tatay, huwag nang mag-demand ng mas malaki pa. Huwag nang awayin pa dahil mas gusto nyo ng mga mamahaling mga gamit, mas masarap ng pagkain. Pag nag-entrega, ito lang. Di ba? Kasi nga, kung kontento tayo, may pusong mapagpasalamat, nakikita natin yung effort talaga ni tatay just to provide for us. Naku po, eh talagang super, super saya and satisfied ang buong pamilya pag ganyan. Be thankful, be happy, and appreciate what your fathers can provide for you. Maaaring hindi lang inuunawa o naunawaan ng iba kung gaano kataas ang pressure sa isang ama para makapag-provide lang sa kanyang pamilya. Oh, sa totoo lang ha, aanhin mo naman yung malaking bahay, Pastor, kung nag-aaway-aaway naman kayo o kung nag-iisa ka naman doon, nag-aalisan na dahil nga hindi tayo marunong magpasalamat. No? Dahil minsan naman din kakahabol sa demand ng pamilya na ipagpapalit na tuloy ni tatay, Pastor, no? Yung panahon na para sana sa kanyang pamilya. Yes, Doktora, yung panahon na dapat niyakap niya ang mga anak, inamahal niya, kabiyak niya. Ang nangyari, napumunta na lamang sa paghahanap buhay. Totoo yan. No? Saka aanhin naman natin yung masasarap na pagkain. Eh sabi natin, kung wala ka namang kaagaw, masarap kaya yung may kaagaw. O kaya minsan may sakit ka naman dahil alam mo ba, sobrang trabaho naman ng trabaho. Kaya matutong makontento, maging masaya, huwag humingi ng mga imposibleng bagay sa inyong mga tatay sa lupa. Eto, alam niyo pa kung kanino tayo pwedeng humingi ng mga imposible? Oh, kanino pa? Eh di, sa tatay natin sa langit. Others knows best, di ba? Maging kontento, maging mapagpasalamat. Dahil ang pagiging provider ay higit pa sa salapi. Di lamang pera ang usapin dito. Provider ka ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Walang kabantay na halaga, gaya ng time, oras, atensyon. Dahil ang mabuting bagay, o tatay, Pastor, naku, nagpo-provide yan sa kanyang pamilya ng wisdom. Ito yung karunungan na mula sa Diyos, pagiging maka-Diyos at mga payo niya. Ang isang mabuting tatay ay nagpo-provide din ng friendship, pakipagkaibigan, pakipagkwentuhan ka naman sa iyong anak, maglaro kayo, mag-date kayo, mag-open sa kanila. Diba? Sarap naman nun na ikaw ay nag-o-open sa kanila. At open din sa iyo, anak mo, diba? Baka kasi, alam mo tatay, sobrang busy na sa kakaprovide ng material things. Kaso, yun nga, napapabayaan yung mga ganitong bagay. Sabi nga ni Nate Dallas, part of being a successful father is taking extreme care of our children. The other part of that equation is that we must also take extreme care of their mother. Hindi lamang anak ang inaalagaan, kundi kanilang ina, siyempre. Ang ating mga asawa, dahil nakatingin sila sa atin kung paano natin inaalagaan ang kanilang nanay. Ganon din silang mag-alaga sa kanilang magiging asawa. Kapag sinabi nating provider, nagdadagdag ka sa pamilya mo. Ibig sabihin, you are a contributor. Nadadagdagan natin ang self-confidence ng ating mga anak. Yan. Nadadagdagan ang kanilang strength, courage, at mga bagay na kailangan nila sa pagharap sa buhay. Tama. Paano magiging effective provider ang isang tatay, lalo na sa panahon na ito ng pandemya, na ang daming walang trabaho, nagsasarang negosyo? Isa lang ang masasabi ko dyan, sa Panginoon ka umasa. Dahil ang tatay natin sa langit, provider yan. Yes. Diyan lamang kayo, mga ka-wisdom. Magbabalik pa kami dito sa Heart of Wisdom. You offered everything. You conquered.
what you've done. My Savior, friend, Redeemer until the end. You took my sin, you filled me from within. I'm renewed now in your likeness more than ever. I'm surrounded by your love and with your freedom. Lord, you saved me. Lord, you gave your life for me. Yeah, yeah. You gave your life. You offered everything. You conquered death. I believe in what you've done. Savior, friend, Redeemer until the end. You took my sin, you filled me from within. I'm renewed now in your likeness more than ever. I'm surrounded by your love and with your freedom. Lord, you saved me. Lord, you gave your life. Renewed now in your likeness more than ever. I'm surrounded by your love and with your freedom. Lord, you saved me. Lord, you gave your life for me. Yeah, yeah. Lord, you gave your life for me. I'm renewed now in your likeness more than ever. I'm surrounded by your love and with your freedom. Lord, you saved me. Lord, you gave your love. Magbabalik po tayo dito sa Heart of Wisdom. Sa ating talakayan, the importance of Father. At syempre, nasa letter H na tayo. H is honor. Honor your father. Napakahalaga ang maibigay natin ng paggalang sa mga tatay natin. Honor fathers, dahil yan ang tanging utos ng Diyos na may kasamang pangako. Exodus 20:12, honor your father and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Mm-hmm. Kapag pala ginagalang natin ang ating mga tatay at nanay, nako, hahaba ang ating buhay. Siyempre, Pastor, magiging matagumpay tayo sa lahat ng lakarin natin. God gave Moses the Ten Commandments to build the country, to be nations, a royal priesthood, a holy nation. Ibig sabihin, isang national policy pala itong commandment na honor your father and mother, at ito ay napakahalaga because fatherhood and motherhood is, you know, for social survival and community development. Respect and honor them to live long in the land. At nakotin ito sa Ephesians ni Paul while he was building a church. Oh, sabi niya, di ba? Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Di ba? And all other commands don't have a promise. Ito ang commandment na may kasamang pangako. Kaya, mga kapatid, we need to honor fathers for our own benefit. Reminder sa atin niya na kahit, alam mo, kahit gaano kasama ang loob mo sa tatay mo, kahit sa tingin mo, there is nothing to be proud of sa kanya, nako, still, do not curse your father. Because honoring father protects us. Ito ay magpoprotekta sa atin. He who honors have long life. Hahaba ang ating buhay. Kaya nga, cursing them is self-destructive. Sabi ng Proverbs 20:20, whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in deep darkness. Yan. Ako, pwedeng hindi naman talaga physical na kamatayan yan, di ba? Pwedeng spiritual, pwede rin namang mawala yung tagumpay mo dito sa lupa. The position of the father must be honored. Mm-hmm. Maaring hindi perpekto ang iyong tatay, pero kailangan igalang pa rin ang kanyang
position bilang ama. And also, fathers must earn the right to be honored. No, Pastor, dapat yung mga tatay din naman, in-encourage din natin sila na kailangan gumawa din naman ng mga bagay na ka-honor-honor. Kung may kailangan baguhin din naman, at para maging kagalang-galang sa paningin ng mga anak at asawa, gawin po natin. So, honor fathers implied that fathers can also be dishonored. Posible din kasi na mawalan ng galang ang mga anak sa kanilang ama. Pero paalala muli natin, naku, kapag ginawa natin yan, sinasalansang natin ang salita ni Lord. At syempre, pupunta na po tayo sa letter E, Encourager. Ikaw, tatay, ay tila propeta ng iyong pamilya. Ikaw ay nagdedeklara o nagsasabi sa iyong mga anak kung ano o sino sila sa hinaharap. Yes, ikaw ang nag-encourage sa kanila upang mangyari ang mabubuting plano ng Diyos sa kanilang buhay. Gaya ng Ama sa Langit, siya ay nagsalita sa kanyang anak. Diba? Oo. Tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mm-mm. Kaya mga tatay, magdeklara ka sa iyong mga anak. Sino ba sila sa hinaharap? Ano ang mga bagay na kaya nilang gawin at marating? Anak, ikaw ay magiging doktor, veterinario, dentista, ikaw ay magiging pastor. Yan, mga declaration natin. Tama. I-deklara kanilang mga gandang kinabukasan. Totoo yun. Huwag magsawang magsabi ng, I love you. Yan. Ako, lagi kong naririnig yun eh. Diba? Ikaw ba, ano ba yung memory na hindi mo makalimutan sa tatay mo? Pag-aral ako mabuti. Lagi niya sinasabi. Huwag kong pababayaan ang aking pag-aaral. Oh. Hanggang kaya niya ay tapusin ko yung aking pag-aaral. Pagtustos. Oh. Ako naman noon eh, lagi ko naalala kung paano ako pinapakain ng tatay ko. Inaano pa ako, rinihimayan ng isda, pinagtitimpla ng gatas, di ba? Naku, eh, parang si Jacob, alam mo ba, Pastor, nung mamamatay na tong si asawa niya, binanggit yan sa Biblia, si Rachel, eh, sobrang hirap ng panganganak niya kay Benjamin. Ang tawag niya dito ay Ben-Oni. So, ang ginawa naman nitong si Jacob, ay ginawa niyang Benjamin. Kasi ibig sabihin ng Ben-Oni, Pastor, the son of my sorrow. So, binago ni Jacob yung tawag na ginawa niyang Benjamin, son of my right hand. Galing, oh. Wala sa hindi magandang deklarasyon dahil sa nangyari sa ninanas na kanyang asawa ni Rachel. Hirap eh, ano? Naisumpa eh. Binago ng tatay. Diba? So may kakayahan ang tatay na magdeklara talaga. Dineklara niya, Doktora, kung sino si Benjamin. Napakaganda pong pag-aralan niya. At nangyari po, marami pong hari. Hindi lang naman, maraming naging hari nila sa nito. Kaya mga tatay, lay your hands for your children. Utusan natin ang mga pagpapala ng tumaloy sa buhay ng ating Ama, i-bless po natin sila, no? At ganun din, syempre, pagka bilang encourager, dapat po eh, pinopromote din natin ang ating mga anak. Hindi pala, mga tatay pala. So, dapat dinila, hindi paninira, Pastor, kung hindi talagang ini-encourage, pinapalakas ang loob, di ba? Gaya ng tatay natin sa langit, he's a God of promotion. Totoo yan. Si King David, di ba? Promote the Lord mula sa pagiging pastor, ginawa niyang hari from shepherd to king. Nagbukas siya ng pintuan para makilala si David. Ang ginawa lang niya, sumunod siya sa layunin ng Diyos sa buhay niya. Hindi pa rin mabibilang dyan. Ang dami pa rin pinromote ng Panginoon. Ano? Nandyan si Joseph, nandyan si Daniel, nandyan si Abraham. Kaya bilang mga tatay, sa loob ng tahanan, tayo ang nagbubus ng kanilang tiwala sa kanilang sarili upang marating nila ang pinakamataas na posisyon na laan ng Diyos para sa kanila. Tayo ang sumusuporta sa pangarap ng iyong pamilya. Totoo. Ang sarap kaya nun, di ba? Kahit alam natin na mayroong mga tatay talaga na kailangan nila mag-sacrifice. Yung iba nga dyan, Pastor, eh, nakukuha pa nilang mag-makeup, mini-makeupan sila, o kaya yung nagugupit ng buhok ng anak nila, para lang ba, ano, no? You go the extra mile, yes. Sabi nga natin sa mga tatay.
At syempre, nako, eto na, sa huli na tayo, letter R, responsible. Responsible means liable to be called on to answer. Ang pagiging ama ay hindi lamang katawagan. Ikaw ay ama dahil sa iyong function o ginagampan ng role. Totoo yan. Hindi po nagiging father ang isang lalaki dahil lang may anak siya. Diba? Siya ay tinawag ng Panginoon to be what? A responsible father. Tayo mga tatay ang liable sa Panginoon. Ay, kayo kasi yung haharap. Yes. Sa Panginoon. Dapat responsible talaga. Ibig sabihin, able to respond to God, able to respond to God's call, able to respond to life's demands. At meron kaming responsibility to lead. To seek God. Totoo yan. Responsibility to pray, responsibility to protect, di ba? Mahirap talaga yung responsibilidad ng mga tatay. Pero, sabi nga natin, kakayanin po ninyo yung lahat para sa inyong pamilya dahil kasama nyo ang Panginoon. Ikaw ang haligi, ang pundasyon, ang armor, ang treasure. Malapat lamang ikaw ay aming i-honor, i-encourage dahil sa bigat ng iyong mga responsibilities. Mabuhay ang bawat tatay sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Happy Father's Day! Muli mula sa Heart of Wisdom at syempre huwag nating kalimutang batiin ang mga tatay. At dahil Father's Day ngayon, nako, ako ang mananalangin para sa mga tatay. Sige po, I'm praying, I'm declaring favor upon favor and blessing upon blessing, strength upon strength, long life, open doors of possibilities and opportunities to be poured upon every father today. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong pagtutok. Samahan niyo po kami uli sa next week sa Light TV, TVN Asia, Hillsong Channel, at sa Facebook at YouTube. Sa mga nais pong maging partner namin to spread the word of God globally, nariyan po ang aming account details via GCash. Salamat po sa ating mga cheerful givers, generous donors, and kind, supportive supporters. Yes! Ako po si Dr. Akit De Guzman, Pastor Doc Jason De Guzman, at kami ang inyong nakasama dito sa Heart of Wisdom. God bless you. Happy Father's Day. God bless you. Halina at sama-sama purihin natin siya. Halina at sama-sama sumamba sa ngalan niya. Ngayon ang halina at sama-sama sumamba sa ngalan niya. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ito ang oras ng pagdiriwang. Ikalapak ang iyong kamay sa pagpupuri. Ipahayag ang ngalan niya mula sa labi. Ang puso mo'y magalak, luwalhatiin kang ganap. Ipalapak ang iyong kamay sa pagpupuri.
voices raise, our lips proclaim, you are God. Lord of all.